Naharap sa kasong paglabag sa migrant workers and overseas Filipino Act ang apat na opisyal ng isang recruitment agency. Aabot umano sa 40 milyong piso ang nakuha ng kumpanya mula sa mga aplikanteng hindi naman daw nabigyan ng trabaho sa ibang bansa. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Arestado ang apat na opisyal ng kumpanyang Marhaba International Management Services. Inireklamo sila lang may 70 katao matapos matangayan umano ng 50,000 piso bawat isa at mapako daw ang pangakong trabaho sa ibang bansa sa loob lang ng 2 buwang processing period. Bilang aplikante, nagustuhan namin makaalis kagad. So nag-produce kami ng pera kahit ito ay galing sa utang. Ayaw na magbigay ng pahayag ng mga nireklamo sa pangunguna ng 27 taong gulang na manager na si Dennis Abelon. Ang kanyang mga magulang na siyang mga may-ari ng recruitment agency, inahanap na rin niya yon ng pulisya. Rehistrado naman daw ito sa POEA. Ang problema ayon sa pulisya, walang job order ang kumpanya. Dapat ho, i-check natin ng mabuti sa POEA kung yung ating mga recruitment agencies na applyan ay registered at kung meron silang job order para magpadala ng mga tao. Ang mga biktima, aabot daw ang bilang sa 800. May 40 million pesos ang sinasabi ng pulisya na kailangang ibalik ng kumpanya sa mga nagre-reklamo. Umabot ng January, so we decided na withdraw na namin lahat yung pera. Hindi sila makapagbigay ng pera sa amin. Ang apat na inaresto, maharap sa kasong paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipino Act. Emil Sumangil, GMA News!